Ito po ay may kaugnayan sa pagbabanta nito pong European Parliament. Ayon po sa balita na panonoodin po natin maya-maya na konti, pero basahin ko muna ang nakalagay po dito. May payo ang European Parliament kung gusto ng Pilipinas na manatiling walang buwis ang mga ine-export nito sa mga bansang miyembro ng European. Palayain na si dating Senadora Leyla de Lima at bumalik sa International Criminal Court o ICC. Ikinumpara rin nito ang estado ng human rights sa bansa ngayon sa lagay nito sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Balita po yan kahapon, February 24, 2023. Pero ang masasabi lang natin dito sa mga European Parliament na ito, hoy, mga banyagang pakielomero at pakielamera, anak ka ng teteng kayo, malaya na kaming bansa. Sino kayo para diktahan ang Pilipinas? Mga hinayupa kayo. Hindi naman ako taong gobyerno, kaya okay lang tawagin ko mga hinayupak yung mga European Parliament na yan. Didiktahan nyo ang Pilipinas? Babantaan ninyo na tatanggalan ng nabubuwisan ang mga ine-export patungo sa inyong mga bansa? E ano ngayon? Anak ka ng teteng kayo. Lahat ng ginagawa ng gobyerno ay dumadaan sa legal na proseso. Ang pagpapalaya kay De Lima, hindi yan desisyon ng ehekutibo. Hindi yan desisyon ng Marcos administrations kung hindi ba naman kayong mga hinayupak. O panoorin muna natin ito pong balita, mga tol. May payo po ang European Parliament kung gusto ng Pilipinas na manatiling walang buwis ang mga ine-export nito sa mga bansang miyembro ng EU. Palayain na si dating Senadora Leyla de Lima at bumalik sa International Criminal Court o ICC. Ikinumpara rin nito ang estado ng human rights sa bansa ngayon sa lagay nito sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Nakatutok si Rafi Tim. Mas maganda kumpara sa nakaraang administrasyon. Ganyan isinalarawan ang Vice Chair ng Subcommittee on Human Rights ng European Parliament ang estado ng human rights sa Pilipinas sa pagtatapos ng kanilang tatlong araw na pagbisita sa bansa. Magsasabi-sabi kayo ng ganyan na mas maganda ang kasalukuyang administrasyon, tapos ba-blackmail ninyo ang kasalukuyang administrasyon para lamang palayain si De Lima. Anak ka ng mga teting kayo talaga, ano? Mga inayupak pong mga parliament na member ng European na ito. Huwag niyong pakialaman ang Pilipinas. Gumagana ang judicial process dito sa bansa po namin. Ang pagpapalaya kay De Lima ay nakabase sa judikatura. Nag-file na pala ito si De Lima ng petition for bail noon denied. Ibig sabihin, kaya dinenay ng korte, malakas ang ebidensya laban kay De Lima. Ilong simple lang naman yun. Di ba? Lahat ng Pilipino dito sa aming bansa may karapatang magpiyansa regardless kung ano ang kaso na kinakaharap nito. Kahit ang kaparusahan ay life imprisonment o reklusyon perpetua, kapag ka mahina ang ebidensya, pwedeng magpiyansa. E deny. Ibig sabihin, kaya dininay ng korte, sa tingin ng korte, malakas ang ebidensya dito kay Leyla de Lima. Ngayon, merong another remedy na nakikita kasi parang ang naging presidents itong kaso ni Attorney Reyes, yung dating chief of staff ng ating Secretary Juan Ponce Enrile. Nakapagpiyansa ito sa pamamagitan ng petition for writ of habeas corpus. Ngayon, kapag ka nag-file itong kampo ni De Lima ng petition for habeas corpus sa korte, korte pa rin ang magpapalaya sa kanya, hindi ang Marcos administrations. Anak ka ng teteng talaga kayo. O tuloy natin ang balita, mga tol. I really had the impression that everyone was very willing to discuss the human rights issue with us, which has not been the case under the previous administration. And that there are... Diyan sa bagay na yan, may katotohanan. Nung nakaraang administrasyon talaga, kaliwat kanan ng patay dito, patay doon, patay doon, patay dito. Ganun ang sistema nung nakaraang administrasyon. Kasi mismong dating Pangulong Rodrigo Duterte, parang natotolerate yung pagpatay-pagpatay. Mismong nagpapahayag sa kanyang mga labi, sinasabi na patayin kapag ka lumaban. O, ang nangyari tuloy, ang daming lumaban nung panahon ng drug war. O, ganun ang nangyari. Kaya may katotohanan niya na ngayon, mas maayos ang human rights. Kasi bakit? Mas maayos. Dahil ang Pangulo ngayon, ino-observe ang rule of law. Ino-observe ang due process.
Higit sa lahat, nire-respeto ng Pangulo ang karapatan ng bawat Pilipino, regardless kung ito ay may kaso o wala. Tuloy natin, mga tol. Announcements that could indeed improve things if they were implemented. Will they be implemented? Well, we can't tell you. We can only observe. O, yun naman pala eh. Ang magagawa nyo ay mag-observe. Eh bakit sinasabi ngayon dito sa balita? Parang dinidiktahan nyo ang kasalukuyang gobyerno na kapag ka hindi pinalaya itong si De Lima, tatanggalin ninyo o lalagyan ninyo ng buwis yung mga ine-export patungo sa inyong mga bansa. Ano ba kayo? Para lamang pakinggan kayo ng gobyerno ng Pilipinas, eh ibabantahan nyo sa amin yan? Nak nang teteng, kailangan nyo din yung mga produktong nanggagaling marahil dito. Ano? Hindi pa pwedeng dahil lamang sa isang tao na pinagbibintangan na katulad ni Gerald Bantag, ang mga kinakaharap na kaso ay seryoso at may kaparusahan ng reklusyon perpetua, eh si De Lima, life imprisonment, ora-orada, gusto nyo, lalaya. Eh may mga ebidensya nga na laban sa mga tao na yan, anak ng teteng. Pati yung mga tangang tagahanga nitong si Bantag, ang tatanga ninyo. Bina-blackmail ninyo si Remulla dahil yung inyong hinahangaan, kinasuhan. Magreklamo kayo sa NBI. O balik tayo dito sa parliamentary members na ito ng European countries. Huwag niyong pakialaman ng Pilipinas. Wala na, tapos na ang imperialismo. Malaya na kaming bansa. Kung gusto niyong makipagtulungan sa free trade o sa tinatawag na ano ba yung miyembro ng kung saan tayo ngayon na ratifika na, yung Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP. Perhaps, baka yun ang sinasabi nitong mga to eh. Ano? Na tayo bilang miyembro na ngayon, eh mababawasan na yung mga tarifa. Ano? Pagpasok at paglabas ng bansa. Pag tayo mag-export sa kanila, walang tarifa, walang tax. Kapag sila ay magpapasok dito ng mga produkto, except doon sa mga exemptions, ano? Na nakalagay po doon sa niratipika ng Senado, eh wala rin silang buwis na babawasan. Iyon ay agreement ng executive branch of the government at ng inyong gobyerno. Pero yung pakikialaman nyo, yung judicial process dito sa Pilipinas, eh aba, ang laking pambabastos po niyan sa ating gobyerno. At hindi yan ikatutuwa ng mga Pilipino. Hindi namin ikatutuwa yan. Ang kapansin-pansin daw na nagpapatuloy ang extrajudicial killing sa bansa sa ilalim ng bagong administrasyon. Now, eto na naman sila sa extrajudicial killing. Saan yung ba pinaguhugutan yung balita na yan? Merong killings, katulad din sa mga bansa ninyo. May mga napapatay. Pero it doesn't mean extrajudicial killings yun. Kasi pag sinabing extrajudicial killings, eh parang pinalalabas ninyo is gobyerno ang gumagawa nito para yung mga madaling proseso ng hustisya ay makamit kaagad. Pero hindi, killings. Ang nangyayari ngayon, may inambush na gobernador sa Lanao del Sur. Apat ng kanyang mga tauhan ang patay. Siya nakaligtas. May inambush sa Cagayan. At kasama doon sa limang katao yata ang napatay, yung vice mayor. Tapos kagabi, o nung isang araw yata yon, may inambush dyan sa May Rojas Boulevard, mayor po ng isang bayan sa Mindanao. At iba pang mga killings na nangyayari ngayon, hindi naman namin ikinakaila yan. Pero hindi yan EJK at sinisolbyan ng ating kapulisan. Yung sa Lanao del Sur, eh identified na kung sino yung mga grupo na nasa likod noon. Yung nandoon sa Cagayan, patuloy po ang investigasyon na isinasagawa ng ating kapulisan. So far, wala pang resulta. Yung ganun din dito sa May Rojas Boulevard. Pero karamihan ng mga pagpatay ngayon sa panahon ng Marcos administration, naroresolba. Kaya nga yung bantag nila eh. Si bantag na sinasabi ng NBI mamamatay tao ay kinasuhan. Di ba? Eh kung, ewan ko lang, kung nakaraang administrasyon pa rin ang nananatili, eh baka hindi nakasuhan si bantag. Pero dahil nga po Marcos administrations na, kinasuhan si Bantag.
sanang extrajudicial killing doon. Eh, alam kung sino yung mga di umano yung nagpapatay. Hindi naman gobyerno. Ang krimen, bahagi yan ng isang lipunan. Ngayon, may lawlessness ba sa bansa? Wala. Ang peace and order dito, maganda. Pero dahil bahagi ng lipunan ng krimen, hindi mo yan maiiwasan. Meron at merong mangyayari kasi maraming sanhi ng krimen eh. Ang tawag doon sa pag-aaral namin sa criminology, crime causation. Ano? At ang daming factors na pwedeng pag-aralan kapag ang tutukuyin natin ay pagkakaroon ng krimen. Napakaraming dahilan. Ang hindi mo makokontrol sa lahat dyan ay yung personal motivations ng tao. Halimbawa, nagkaroon ng passion of crime. Ano, crime of passion. Merong dalawang nag-iibigan, tapos merong sumingit. Love triangle na kagad. Makokontrol ba yon kagad ng ating gobyerno? Hindi. Kasi personal motivations yun eh. Nagkaroon ng alitan ng dalawang tao, makokontrol ba yun ng gobyerno? Hindi. Diba? Pero ang mahalaga, kapag may mga nangyaring krimen na yan, eh dapat certain ang arrest. Certain ang pagkakahuli at certain din na makakasuhan yung tao. At ngayon, nangyayari yan. Pinakamagandang halimbawa ay si Gerald Bantag. Ayon sa NBI, pinapatay niya si Percy Lapid. Oh, hindi umubra yung kanyang kapangyarihan. Preventively suspended siya ngayon. Sana matanggal na ang Gerald Bantag nyo. At kayo'y mga tanga na suporta ng suporta dyan. Ako ng teting... O tuloy natin ang sinasabi dito nitong parliament member na ito sa European countries. Go on also under the new administration and we underscore the importance of investigations into each and every case of extrajudicial killing to ensure accountability of perpetrators. Kung naisaan nila ng Pilipinas na patunayang seryoso sila sa pagtugon sa mga issue ng human rights, at mapaganda ang tsansang mapanatili ang GSP Plus Preferential Trade Scheme sa European Union na mag-expire ngayong Disyembre. May mga hakbang doon na pwedeng gawin ang gobyerno. Releasing Senator Leyla de Lima and dropping the bogus charges as well as returning to the ICC would be of course a strong sign in which direction the country wants to move. Mahalaga rin daw ang papel ng ICC para maimbestigahan ng maayos sa mga napatay sa gyera kontra droga noong Administrasyong Duterte. Ang problema nga kasi, hindi na nga sakop ng Pilipinas o hindi na nga sakop ng ICC ang Pilipinas. Bumitiw na ang Pilipinas dyan. Wala na kayong panghahawakan dito sa amin. At ang linaw-linaw ng paninindigan ng Pangulo, hindi nyo kami pwedeng pakialaman. At hindi na babalik ang Pilipinas sa ICC. Yan ang paninindigan ng Pangulong Marcos. Pero kung ako lang ang masusunod, sa totoo lang, dahil sa mga DDS na anti-Marcos na ito, kung ako lang masusunod, makikipag-cooperate na ako sa ICC para maimbestigahan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oh. Pero dahil nga ang paniniwala ng Pangulo, hindi tama yon, kaya suportahan natin ang paniniwala niya. Oh. Ang simple lang naman dito, gumagana ang hustisya dito sa Pilipinas. Kapag may mga nangyayaring krimen, nahuhuli ngayon, ang mga salarin. Isang halimbawa, inuulit ko, si Bantag. Walang immunity ngayon. Kahit ikaw ay mataas ang posisyon sa gobyerno, kapag gumawa ka ng mali, ikaw ay sasampahan ng kaso. Anyway, ano na kaya ang development sa kaso nitong si Gerald Bantag? Inaantay na lamang po natin ang resolusyon na ilalabas po ng prosecution kung meron pong probable cause. At ito ngayon ay isasampa sa Regional Trial Court ng Las Piñas at saka ng Muntinlupa. Sana sooner lumabas na ang resolusyon nang ma-issuehan na ng warrant of arrest itong si Gerald Bantag. O tapusin po natin ang balita dito ng GMA News. 9 months into the new administration, 25 cases are being filed, 3 people are being sentenced. If you look at the trajectory, this will take basically forever if you go on like this. So for us, the question is, how can we support in making sure that really these 6,000 cases will be investigated properly? Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Malacanang ukol sa mga sinabi ng EU delegate. Okay. Now, sinasabi nila
1,000 cases ay dapat maimbestigahan. Naimbestigahan na yan eh. Ano? Ang sinasabi dyan ng mga kapulisan, yan ay mga nanlaban. Yung iba dyan ay personal ang patayan at inimbestigahan ng ating kapulisan. Ngayon, kung sinasabi nila doon sa mga nanlaban sa kapulisan ay meron pong irregularity at ito ay hindi naman talaga nanlaban kung hindi rub out or nilatag, maglabas sila ngayon ng ebidensya laban doon sa mga pulis na sangkot at isampa nila ngayon sa Department of Justice. Kaya bakit pa kayo papasok dito, ICC? E functional ang ating gobyerno, ang aming gobyerno. Fully functional ito, lalong-lalo na sa criminal justice system. Maayos ang National Bureau of Investigations, ang Philippine National Police, dalawang ahensya ng gobyerno na talagang nakatalaga para imbestigahan ang mga krimen na nangyayari dito sa ating bansa. Nandiyan ang prosecution na fully functional na kapag ka mayroong mga ebidensya laban sa isang tao, ay kanilang ipoprosecute sa korte. Ang korte po namin dito gumagana. At ito po ay independent sa ating dalawa pang natitirang branch ng gobyerno, ang legislatibo at saka ehekutibo. Kaya hindi pa pwede yung sinasabi ninyo na palayain si De Lima. Bakit? Hindi pa pwede. E parang inuutusan nyo ang Marcos administrations na utusan ang judiciary branch of the government. Hindi pa pwede yun. Co-equal branch ng gobyerno ng Pilipinas, ang judiciary branch of the government. Hindi pa pwedeng diktahan ito ng Pangulo o ng kahit sino. Ang korte nandyan para isettle ang dispute between two parties. Ngayon, kung sinasabi nila na mayroong pagkakamali ang Duterte administrations, magsampa sila ng kaso sa korte. Una, magsampa sila ng kaso sa prosecution. Ilabas nila yung mga sinasabi nilang ebidensya na ibinibigay nila sa ICC. Eh bakit ayaw gawin yon ng mga proponent dito? Yung mga ayaw sa o yung mga gustong pumasok ang ICC para imbestigahan, bakit ayaw nilang gawin? Magreklamo sila sa DOJ at sa ganon, i-appreciate ngayon ng DOJ kung meron bang sapat na basihan at kung yung mga reklamo na yan laban sa mga diomanoy police o kung sino man mga sinasabi nilang pinagkatiwalaan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay masampahan ng kaso. Lahat po yun nakabase sa ebidensya. Hindi yung didiktahan ninyo ang ating Pangulo at ang gobyerno ng Pilipinas. Tapos gusto ninyo, susundin kayo kagad. Otherwise, bubuwisan ninyo ang Pilipinas sa mga ine-export na produkto papunta sa inyo. Ano yan? Masahul pa kayo sa diktador eh. Bakit? Ang diktador, sinasabi, kapwa, national niya. Pero kayo, hindi naman namin kayo kababayan, anak ng teteng. Mga banyaga kayo, nakikialam kayo rito sa Pilipinas, tapos gusto ninyo diktahan ang kasalukuyang gobyerno. O, wag tayo magpapadala sa mga hinayupak na banyaga na ito, mga tol. Hindi naman lahat masama. Pero yan ang ginagawa po nila ay direktang pakikialam sa soberenya po ng ating bansa. Yan lamang ang ating maikling live streaming. Bago tayo pansamantalang magtapos, magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Ano ba ang inyong damdamin sa kasalukuyan sa mga issues na kinakaharap po ng ating lipunan, particular ito pong ating na topic. Anyway, bago ko makalimutan, ang martyr or murderer ay ipapalabas sa March 1 at nakatutuwa na mas usapan pa ang martyr or murderer kaysa sa EDSA na pinagdiriwang ng mga dilawan ngayon pong araw na ito, February 25. Mas laganap ang pag-uusap sa martyr or murderer kumpara sa 37th anniversary kuno nitong EDSA lot noong 1986. O shout out sa lahat ng mga manonood po natin kay Jenny Hero.